Magandang morning po mga kabayan. Sa umagang ito mga kabayan, habang nag-iikot tayo, meron na naman tayong nadaanan na isang bahay, no? At pupuntahan natin sa umagang ito mga kabayan. Kaya tara, samahan niyo po ang buong team. Pasensya na sa aming disturbo. Anong pangalan ni ate? Rosenda po. Si ate Rosenda. Wow, umuulan. Mukhang bahain dito ate Rosenda. Ano? Kasi mababa yung party. O, kumusta ang buhay ate Rosenda? Okay naman po. Okay naman. Anong trabaho ni mister? Nagko-construction po. Saan ngayon? Diyan lang po sa barangay Pangpang. Dito lang? Bayan ng? San Carlos. San Carlos. Oh, kumusta ang buhay? Ilan ang anak? 8 po. 8? Bakit ilang taon ka na? 43 po. 43? Siguro last na yan. No, wala na. Ilang taon yung bunso? 6 po. 6 ito? Opo. Siguro naaga mong nag-asawa, ano? 21 po. Sabi ko na nga ba eh. 21, pero hindi pa naman masyadong maaga, no? 21, tapos nakawalo na, no? Kundi may mga apo ka na. Meron na po. Ilan na ang apo mo? Isa lang po. Isa? Isa pa lang may asawa? Isa pa lang may asawa, yung pinaka... Yung panganay. Panganay, ba? O, kumusta naman? Anong nakaprepare na pagkain natin dyan? Yung tanghalian po kasi namin kanina po kung 10 o'clock ng umaga. Bakit ang aga? Almusal, almutang, kumbaga. Mm. Ang almusal at saka tanghalian pinagsama na para mas makatipid. Yes. Tapos ang hapunan nyo alas 5 or alas 4 mga early dinner po. Pagsamahin na naman yung merienda at saka hapunan para sa makatuwid, makatipid. Walo ang anak mo, parang tahimik naman ang bahay nyo. Ilan ang natira dito? 5 po. Nandito ba silang 5? Opo. Pero dalawa na nakikita ko. Tulog po yung isa, tapos yung isa po nandun. Oh, ito lang yung maraming anak, 8, pero ang tahimik ng bahay nila. Akala mo, 2 o 3 anak lang ang meron dito. Yung pala, 8. Kailang, ayun, yun, nagtago. Yung isa naman, nagtago din sa likod ng pintuan. No, dahil dumating tayo at nag-iingay, nagtaka siguro sila na nahimik sila dito. Kasi, pag ganito, at may bagyo. Di ba, anong signal daw tayo? Hindi ko pa po, na-confirm ngayon. Oh, kasi may bagyo, kaya umuulan mga kabayan kasi may bagyo daw dito. Kaya hindi po natin alam, hindi sure kung anong signal. Ang dinig ko ay sabi na signal number 3 daw po. Kaya ganito makulimlim. Pero nandito pa rin, sabi ko nga, rain or shine, ang buong team ay talagang lumalaya siya, lumalakad yan at nag-iikot. Maghahagilap ng mga taong tulad nila na talagang lubos ang ilangan. Siyempre, lalo na ngayon, pag ganito, tag-ulan, or may ganitong sitwasyon na bagyo, Diyos ko po mga kabayan, ito na naman lalo nagpapahirap sa mga kababayan natin. Siyempre, hindi sila makapagtrabaho ng maayos. No, kung meron mang trabaho, hindi sila makapasok kasi bagyo. O, diba? Pero Sinda, paano dumami yung anak mo? Ano ginawa? Pwede niyo ba maituro sa amin paano ginawa at umabot ng 8? Lalo po kasi ma'am, nung nasa Cavite pa po kami. Ay, taga Cavite ka? Opo, Cavite. Hindi po, ka taga Pangasinan? Hindi po, pero po yung asawa ko po, tiga dito po talaga sila. Taga Cavite kayo. Saan naman sa Cavite? Sa Bacoor po. Bacoor. So, bali, parang doon nag-build yung family na. Yung pagmamahalan nyo. Tapos... Yun po, nag-anak po kami ng 8. Kasi po, honestly speaking, nung mga time na po kasi nun, parang wala po sa isip namin yung family planning. Basta, bira ng bira. Kung inapro po ni God na talagang blessing po, why not po, diba po, blessing nga po para sa amin. At least kahit pa paano, natataguyod namin yung pamilya namin, yung mga anak namin na pag-aaral po namin. Kahit tama. Sa hirap po ng buhay. O, bakit naman kayo napaluha? Siyempre po, kasi isipin po natin parang dapat noon po po naisip na gamitin yung family planning kasi ngayon po,
parang hindi naman po sa pagsisisi, syempre po hindi ko masyadong ibibigay yung dapat na pangangailangan ng mga anak ko kasi po sa hirap ng buhay. Yo. Pero po hanggat kaya po namin mag-asawa, syempre po talagang gagawin po namin para sa kanila, para mabigay po namin yung pangangailangan nila. Kumbaga, ibig kong sabihin, hindi ka nagsisisi dahil blessings yung mga bata na kasama mo ngayon yung walo. Masaya ang pamilya kahit gaano ganito yung buhay, pero masaya sama-sama. Kailang nandoon yung regrets mo na hindi mo lahat maibigay kung ano yung pangangailangan ng mga bata. Unang-una, yung pag-aaral. Although makapag-aral sila, grade school, high school, pero pagdating na sa kolehiyo, doon na tayo medyo umalma na hindi na kaya. So yung ibig mong sabihin, masaya pero may kunting regrets doon sa mga bata na hindi mo maibigay yung lubos ng pangangailangan sa mga bata na tulad ng iba na naibibigay nila, lalong-lalo na yung pag-aaral. So yun yun. Kumusta naman yung mga bata ngayon? Nag-aaral sila lahat? Opo, nag-aaral naman po sila ngayon sa elementary tapos po yung high school. Mm-hmm. So wala ka pang kolehiyo? May senior high school po. May senior high school. So yun na naman ang paglalaanan mo, paghahandaan mo. So yun yung naramdaman mo ngayon na sabi mo nga ay kung alam mo lang sana noon. Although mayroon na noon. Kailang kung naisip mo lang sana noon yung family planning, sana na control. At malamang kung isa dalawa ang anak mo, pag masipag ka lang talaga, tulad ng ginagawa nyo na nagtutulungan kayo or kahit anong ginagawa, ang importante ay meron at makapag-aral yung mga bata. Kayo, habang gumagawa si Miss Tim, may trabaho bilang isang construction, kayo dito lang sa bahay? Sa side din po ako, naglalabandera po ako para kahit pa paano kakatulong sa pambaon ng mga bata, gastusin sa bahay. Ayun. So magkano naman ang kinikita ni Miss Tim? Bali po, sa 1 week po, nag-earn po siya ng 2,400. Sa isang linggo. Yes. Tapos, isang linggo, 8 ang anak, sa asosyam kayo. Tapos, 2,000 plus sa isang linggo. Kaya tama rin yung ginawa mo na gumawa ka rin ng paraan. Kahit papaano yung kay Mister, yung pambigas-bigas. Yung sa'yo naman pang ulam-ulam araw-araw. No, pang baon ng mga bata. Kasi yung sahuran naman ni Mister is lingguhan. No, kung aantayin yon, syempre paano yung pamasahe ng mga bata, paano yung pagkain nyo, paano yung pang-araw-araw nyo. So wala talaga kung hindi ka gagawa ng paraan. Tama yon, nagtrabaho siya, nagtrabaho ka, the same time yung mga bata nag-aaral. O kundi kahit paano hirap yung buhay, magiging okay kasi nagtutulungan kayo. Okay, sa umagang ito, meron kaming surprise sa inyo. Thank you po. Okay, pasok mga Ruilios. Para mamaya pagdating ni Mister na galing sa trabaho, napakahirap na trabaho, construction, no, init, ulan, hinaharap dyan, mabigat o lahat na klaseng trabaho na nandyan na mahirap ay nandyan sa bilang isang construction. Para pag-uwi mamaya, kahit papaano, may surprise ka sa kanya, tutuan mo siya ng mainit na sabaw, no? Masarap na ulam, magsabaw ka para makahigop ka lang. At timing ngayon dahil may bagyo at maulan-ulan, makulimlim ang panahon, kaya pahigupin mo ng masarap na ulam. O, diba? At syempre hindi lang si Mister, kayong buong pamilya. O, ano bang ginagawa nyo kanina bago kami dumating? Naglalaba kayo. O, ano bang iniisip nyo habang naglalaba kayo at ano sa linda? Syempre, yung para po bukas, yung pambaon ng mga bata, kasi yun din po yung iniisip ko, kaya napaka-thankful po. Thank you kay Lord kasi may binigay na blessing sa amin. Dinala po kayo nila dito. Kaya thank you po sa inyong lahat. Ayan, walang ano man. Tamang-tama yon yung pag-iisip nyo habang nagkukuskus kayo ng labahin.
alam namin bilang isang magulang, walang ibang iniisip no habang may ginagawa, kundi paano kaya ngayon, paano kung meron ngayon, paano na naman kaya ang bukas, saan na naman kaya ako dadapo pupunta para meron kaming kakainin bukas. Ganon lagi ang iniisip bilang isang magulang. Okay, so laban lang Ate Rosalinda, sadyang ganyan ang buhay, no, ay kailangan natin lumaban dahil nandiyan na yan, hindi na natin pwedeng takasan, kundi ang bukod-tang gagawin natin ay lumaban at gumawa ng paraan para lahat ng problema ay may solusyon. Okay, syempre magpapasalamat tayo sa walang sawang pagmamahal, Ma'am Josephine D. Guzman, Ma'am Abilina Ansardon from Texas, USA, na taga Bogalyon, Pangasinan, Ma'am Zainer Ramos from Germany, and Ma'am Edna Hastings. Maraming salamat po sa inyong ginitwang puso. Nawa ipagpalain pa po tayo ng Panginoong Diyos araw-araw. Nawa ibigyan pa po tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Nawa ibigyan pa tayo ng mahabang buhay. Pansa ganun, marami pa tayong matulungan na kagaya nila dahil ang dami-dami-dami nag-aantay at nagugutom sa panahon ngayon, no, lalong-lalo na yung ating mga seniors, no, yung ating mga lulos, mga lulas, mga titas, mga titos, mga nanays, mga tatays, no, at yung iba pa na nangangailangan sa atin. Kaya maraming salamat po talaga sa inyo, no, na walang sawang pakikiisa sa aking munting adikain, sa aking mga sponsors, subscribers, followers, YouTube members, viewers, commentators, at yung panunood nyo without skipping ads, pag-share, pag-like, pag-comments. Maraming maraming salamat po dahil lahat po tayo, lahat po kayo ay nakatulong sa aking munting adikain. Itong ginagawa natin kung saan saan tayo sumusuot para magdala ng pagmamahal sa mga kababayan natin. Kaya maraming salamat. Okay, maraming salamat po. Pagpasisyahan yung aming munting handog. Ha? Okay mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan pakishare at subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Tarita. Maraming salamat po. Gabi sa sol. Bye, Ate Rosalinda. Thank you po. Welcome.